maaari mong ipapakita naman sa inyo, parang ituro ko na rin, kung paano po yung connection na mula sa pinaka-player natin, ang Pensonic Bravo Aroma Player, ang BB Audio Amplifier Speaker, at ang speaker po natin na CS-27-7AM. So, una po niyong gagawin, ganito po muna. RCA jack po ang gagamitin natin, na typical po natin na alam na RCA or Royal Cord Adapter. Yung unang tatlong kulay po, ikakabit niyo po muna dito sa DVD player natin. Ito po yon. Color coding lang po yan, hindi po kayo matili ito. So, ayan, red, tsaka white. Ayan. So, in-store ko na po ito para po doon sa TV. Yung natitira po kasi na, no, na color po na yellow, mas video po yun, nasa TV po yun. At the same time, yung kabiyak naman po niya, o yung ka-split niya, ito po yung dalawa. Ito po yung audio natin, yung red at saka white. Dito na po yan sa amplifier. So, dito na po tayo sa amplifier. Makikita niyo po dyan sa likod na bahagi ng amplifier natin, yan sa gawing kaliwa ko po, yan. May mga nakasulat po dyan, aux, MP3, TV, DVD. So, okay po. Ang may, ano ko po, may re-recommend ko po sa inyo, or yung may advice ko po sa inyo, na dapat pong saksakan nito, or kabitan nito, is aux input at saka DVD aux. So, dyan lang po. Okay po. Lahat po nakikita nyong inputs dyan, aux, MP3, TV, DVD, dun po sa mismong harapan po nung speaker, amplifier natin, sorry, meron po siyang tinatawag na input selector. Kasi ang tawag po dito, input, so dun po sa harapan, meron po doong knob, ang pangalan po noon ay input selector. So, ikakabit ko po siya ngayon, basically, sa auxiliary para hindi po kayong malito. So, yan. So, kailangan po dun sa input selector, yung knob na sa harapan po ng amplifier natin, kailangan ilalagay nyo rin po yan, this is auxiliary din po dapat. Hindi po pwedeng nakalagay kayo sa MP3 or DVD kasi hindi po magtutugma. Kailangan po tugma sila. Sa input at input selector, kailangan pareha sila. Ganun po. Dito naman sa likod, makikita po nyo dito yung left and right ng kabitan po ng wire para sa speaker na po yon. So, yun. Kung mapapansin po nyo, mayroon po siyang walong kabitan. Okay po. So ngayon, sa pagkakabit po ng wire, so yun po, kung makakabit po kayo ng ano, DV Audio or CS series namin, ganito po yung itsura ng wire, okay? So, yun po, para po hindi kayo malito, ituturo ko po sa inyo kung tamang pagkabit po nito, okay po? So, dalawang kulay po yan, hindi po ito yung typical na color talaga ng speaker wire ano natin, sa speaker natin, na dapat po is black and red, which is yun po yung negative at positive. So, dito po ngayon sa wire natin, ang kulay po niya is transparent white at saka po blue. So, ito po yung ating positive, yung blue. Parang hindi po kayo malito. Ito po ang ating negative. So, yun po. Kakabit na po natin. Okay po, sa pagkakabit po ng wire dito sa amplifier, kailangan po is kung A, kasi meron po yung nakalagay na na letter A or B. Kung puro sa A po kayo nagkabit, example, dito po kayo sa B nagkabit, positive po na tayo. Okay. Pag nagkabit po kayo dyan sa B, dapat dyan din po ilalagay yung kabiyak or yung kabilang speaker natin. Example po, ano? Ito naman po yung kaparis niya. So, dapat dito din po. Okay po. As much possible, dapat yan po yung proper way po ng pagkabit natin ng speaker wire. So, ganyan lang po siya kadali. Tapos, pag nagkabit nyo na po ito, so, yan. Just make sure lang po na mahigpit para po kung sakaling mahila, hindi po siya matatanggal. So, ready to go na po yan. Sa likod po ng amplifier natin, ang maganda po dito, meron na po siyang outlet. Okay, meron po siyang tatlong outlet. Example po, magkakabit kayo ng DVD player dito. Pwede dito na kayo maglalagay ng TV. So, meron po kayong extra outlet for equalizer po kung gusto nyo. Ito po yung kanyang blower. So, ayan, meron po siyang, kahit ganito nyo po siya ng matagal, laban po yan. Mapalag po yan kasi meron po siyang blower. Ngayon po yung kanyang heat breather niya. So, yun lang po. Ang kabuuan po ng likod ng mga item natin, pag naayos, ganyan na po.